Araw-araw na mga salita ng Diyos. Bagamat ang inyong pananampalataya ay lubhang taus-puso, walang sino man sa inyo ang may kakayahang ikwento ako ng buong buo. Walang sino mang makapagbigay ng buong patotoo sa lahat ng katotohanang nakikita ninyo. Pag-isipan ninyo ito. Ngayon, karamihan sa inyo ay pabaya sa inyong mga tungkulin. Sa halip ay hinahangad ninyo ang laman. Binibigyang kasiyahan ang laman at nagpapasasa sa pagpapakasaya sa laman. Kakaunti ang taglay ninyong katotohanan. Kung gayon, paano ninyo mapapatotohanan ang lahat ng nakita ninyo? Tiwala ba kayo talaga na maaari kayong maging mga saksi ko? Kung dumating ang isang araw na hindi mo mapatotohanan ang lahat ng nakita mo ngayon, nawalan ka na ng silbi bilang isang nilalang at mawawalan na ng anumang kahulugan ang iyong buhay. Hindi ka magiging karapat-dapat na maging tao. Masasabi pa na hindi ka magiging tao. Napakalaki ng nagawa kong gawain sa inyo, ngunit dahil wala kang natututuhan sa kasalukuyan, wala kang kamalayan sa anuman, at hindi ka epektibo sa iyong mga pagsusumikap. Kapag panahon na para palawakin ko ang aking gawain, tititig ka lamang sa kawalan, walang imik at lubos na walang silbi. Hindi ka ba nito gagawing makasalanan habang panahon? Pagdating ng panahong iyon, hindi mo ba madarama ang pinakamatinding pagsisisi? Hindi ka ba malulungkot? Hindi ko ginagawa ang lahat ng aking gawain ngayon nang dahil sa katamaran at pagkainip, kundi upang maglatag ng isang pundasyon para sa aking gawain sa hinaharap. Hindi naman sa wala na akong patutunguhan at kailangan kong makabuo ng isang bagay na bago. Dapat mong maunawaan ang gawaing ginagawa ko. Hindi ito isang bagay na ginagawa ng isang batang naglalaro sa kalye, kundi isang gawaing ginagawa bilang kinatawan ng aking ama. Dapat ninyong malaman na hindi ako mismo ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa halip, kinakatawan ko ang aking ama. Samantala, ang inyong papel ay ang sumunod ng mahigpit, tumalima, magbago, at magpatotoo. Ang dapat ninyong maunawaan ay kung bakit kayo dapat maniwala sa akin. Ito ang pinakamahalagang tanong na dapat maunawaan ng bawat isa sa inyo. Ang aking ama, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian, ay itinadhana kayong lahat para sa akin mula sa sandaling nilikha niya ang mundo. Para iyon sa kapakanan ng aking gawain at para sa kapakanan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya niya kayo itinadhana. Dahil sa aking ama, kaya kayo naniniwala sa akin. Dahil sa pagtatadhana ng aking ama, kaya ninyo ako sinusunod. Wala sa mga ito ang nagmula sa sarili ninyong pagpapasya. Ang mas mahalaga pa ay nauunawaan ninyo na kayo ang siyang ipinagkaloob sa akin
ng aking ama para magpatotoo sa akin. Dahil ipinagkaloob niya kayo sa akin, dapat kayong sumunod sa mga daan na ipinagkakaloob ko sa inyo, gayon din sa mga daan at sa mga salitang itinuturo ko sa inyo, sapagkat tungkulin ninyong sumunod sa aking mga daan. Ito ang orihinal na layunin ng inyong pananampalataya sa akin. Sa makatwid, sinasabi ko sa inyo ito, kayo ay mga tao lamang na ipinagkaloob ng aking ama sa akin upang sumunod sa aking mga daan. Gayunman, naniniwala lamang kayo sa akin. Hindi kayo sa akin sapagkat hindi kayo nanggaling sa pamilyang Israelita at sa halip ay kauri kayo ng sinaunang Ahas. Ang hinihiling ko lamang na gawin ninyo ay magpatotoo para sa akin. Ngunit ngayon ay kailangan kayong lumakad sa aking mga daan. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng patotoo sa hinaharap. Kung magiging mga tao lamang kayo na nakikinig sa aking mga daan, hindi kayo magkakaroon ng halaga at ang kabuluhan ng pagkakaloob sa inyo ng aking ama sa akin ay mawawala. Ang pilit kong sinasabi sa inyo ay ito, dapat kayong lumakad sa aking mga daan.